Meron lang tayong sasagutin, no, ng mga katanungan na nagko-comment dyan, no. Sabi dito ni Kennedy, idol, nakakasira ba yung peki na ink? Nabasa lang daw niya, ano daw maganda na ink na 003. So, unang-una, talaga namang nakakasira yung mga peking ink, no, yung mga dye ink na peke. Ibig kong sabihin, yung 003 na peak, kasi magkano ang original, nasa 270, tapos yung mabibili mo na ink din na dye ink na 003, nasa around 100 lang. Iba kasi talaga yung consistency ng mga peking 003. Kung mga peking 003 ang gagamitin ninyo, no, suggest ko sa inyo, ang gamitin nyo na lang yung mga kuyi na dye ink, no, yung mga universal ink na kuyi na dye ink. Ayan, mas maganda ba yan kumpara mo sa mga peking 003 na mabibili nyo dyan sa online? Kasi 100 plus din yung mga peking 003, eh yung kuyi na dye ink na universal nasa 30 pesos lang. Pero sinasabi ko nga sa inyo, kapag ka pambardagulan or pangratrata na printer na printing na piso lang ang singil nyo sa isang print at 5 piso sa mga colored, magkuyi na kayo yung mga iba dyan, no? Huwag na kayong bumili ng mga peking 003, yung mga murang tigo 100, no? Mag straight na lang kayo ng kuyi, napaaganda pa nyan. So sa mga presyuhan naman dyan, yung mga normal price 5 piso sa text na black and white, tapos 20 sa colored na full print, tapos 10 kapag half print na colored, mag-stay na lang kayo sa original na 003. Tapos may sinabi pa siya dito, ano daw maganda na ink na 003. Ayun nga sinabi ko, no, huwag ka nang bibili na 003 na peke, mag-kuyi. Kuyi ka na lang na brand, yun, maganda yung pang baragan talaga. Kasi napakamura. At saka syempre isipin mo, once na gumamit ka ng mga alternative na ink, yung mga printer head nyo ay i-ready nyo na napalitan. Katagalan, siguro aabutin din ng mga 3 taon. Pagka or 2, depende sa dami ng piniprint niya kung gaano siya kabilis masira, eh. Kasi iba talaga yung lifespan kapag ka hindi original ink yung gamit nyo. So ayun, like, share, and subscribe. Comment down below kung may mga katanungan pa kayo. Bye-bye.